Kinabukasan ng umaga, pagkatapos magdebosyon ng magkakapatid, inutusan ng ermitanyo si Oscar at si Alex na magtungo sa bayan upang mamili ng istak nilang pagkain. Puro na lang kasi reklamo si Ramon, puro daw kasi gulay. Nang dahil sa meron namang naitabing kaunting pera ang ermitanyo, inutusan niya si Alex at si Oscar. Sige na, at ang bunso niyong si Ramon, puro na reklamo. Kaya nga naman Ramon, bakit ba puro ka reklamo? Kaya nga. Dapat yata, ikaw ang mamili sa bayan dahil ikaw ang nagre-reklamo, Ramon. Kayo naman mga kuya, huwag niyo naman akong ganyanin. Sige na, kayo na pag-utusan ni Lolo eh. Punta na kayo. Lolo, pupunta na ho kami. Sige po Lolo, aalis na po kami. Sige mga apo ko, mag-iingat kayo ha. Sige po. Habang naglalakad ang magkapatid, naalala nila yung nasalubong nilang mangbabarang na may kasamang halimaw. Paano daw kung magpakitang muli yon? Paano daw nila lalabanan ang halimaw na yon? Pero ayon kay Alex, kapag muling nagpakita yon, wag na muna nilang pansinin dahil hindi naman nila planong lumaban sa mga oras na yon. Nang sila ay makarating na sa palengke, nakita nilang napakaraming mga taong nagkukumpulan at merong nag-iisang taong walang tigil sa paghihiyaw na animoy galit na galit at gustong pumatay. Ako lang matapang dito! Ako lang! Ikaw! 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 Wika ng lalaki habang dinuduro nito ang mga tao, habang may hawak din na napakatalas na itak. Natsyempohan naman na dinuduro nito si Alex at sinasabihang, "Ikaw, subukan mo ko." Alex, huwag mong papatulan yan. Tara na. Ikaw, gusto mo akong subukan? Anong subukan? Huwag mo akong subukan. Masasawi ka lang, kuya. Oscar, hayaan mo na, tara na. Aalis na sana ang magkapatid nung biglang nagtatakbo yung lalaki papunta sa likuran ni Alex at tinaga ng isang beses yung likuran niya. Napasigaw ang mga tao doon dahil buong akala nila si Alex ay tatablan ng itak ng lalaking naghuhurumentado. Anong nangyari? Kaya nga, anong nangyari? Ibang klase, hindi tinatablan. Wika ng mga tao sa palengke. At nang lingunin na ni Alex yung lalaking tumaga sa kanya, nang lilisik na ang mga mata nito, sabay sabing, "Hindi lahat ng tao, kaya mo, itong sayo." Agad na inundayan ni Alex ang panga ng lalaki. Isang bira niya lamang dito ay agad itong tumumba at nagkikisay. Sinabi naman noon ni Oscar na tumawag na sila ng doktor dahil mamamatay na raw ang lalaking naghuhurmentado. Sa totoo lang, Commander, hindi naman yon ang lalong pinagtakahan ng mga tao. Ang pinagtakahan nila kung bakit hindi tinablan ng itak si Alex. Tawa ng tawa noon si Oscar at si Alex habang sinasabi yung mga katagana. Hindi kami katulad nyo. Iba kaming magkapatid. Sigaw ni Oscar. O ano? May susubok pa ba dyan? Sige, ikaw. Masama tingin mo sa akin eh. Biniro lang naman ni Alex yung isang lalaking masama ang tingin sa kanya. Pero ang katotohanan, hangang-hanga kay Alex yung lalaking yun dahil isa ito sa hindi makapaniwala na hindi siya tinablan ng itak ng lalaking naghuhurmentado. Oscar, ano na nga yung pinabibili ni Lolo? Ang pinabibili ni Lolo is isda at karne, huwag ng gulay. Alam mo naman yung si Ramon, sawang-sawa na raw sa gulay ang bunso natin. Kaya nga eh, kuya, magkano isang kilong karne? Kunin nyo na ang gusto nyo, sige na mga iho.
Lola! ikaw nga! Oscar, siya yung matanda kahapon sa bahay. Oo nga no. Lola, hindi naman namin alam na dito pala kayo nagtitinda pero pabili nga ho ng karne tsaka ng manok tsaka ng isda. Kunin nyo na ang gusto niyo mga iho, sige na. Dinampot naman ng magkapatid yung mga paninda nila pero hindi naman inubos. Nang nagbabayad na sila, tinatanggihin ito ng matanda at sabay sabing, "Huwag na. Bilang pasasalam at sa pagpapagaling sa akin ni Godeng, sige na. Umuwi na kayong dalawa at medyo tanghali na, baka gutom na ang kapatid niyong si Ramon." Kilala niyo si Ramon? Siyempre naman. Siya ang nagpaligo sa akin ng dahon ng banaba. Sige na. Uwi na kayo mga iho. Salamat ho nanang. Salamat ho. Nang umalis na sila sa tindahan ng matanda, marami pa rin mga taong hindi makapaniwala sa nangyari. Hanggang sa yung kapatid ng lalaking naghuhurmentado kanina ay dumating, pilit nitong inaalam kung sino daw bang bumanat sa kanyang kapatid. Wala namang gustong umamin hanggang sa napahinto si Alex at si Oscar at sinabi ni Alex na siya ang bumanat sa kanyang kapatid. Ako bumanat sa kanya! Nagwawala eh! Nananaga ng mga tao! Ano yan? Blanco? Wika ni Alex. Kahit ano pang kasalanan ng aking kapatid, wala kang karapatan na banatan siya. Mananagot ka sa akin, bata. Mananagot ka. Nako, kung katulad mo lang din naman yung kapatid mo na isang ordinaryong tao, huwag ka nang lumaban sa aking kuya dahil masasawi ka lang. Hindi nakinig yung lalaki. Kung yung kanyang kapatid itak ang gamit, yung lalaki ay naglabas naman ng baril. Nang maglabas ito ng baril, nagtakbuhan yung mga tao dahil maaring maraming tamaan, hindi lang ang magkapatid na si Oscar. Kasabay ng paglabas niya ng baril yung pagkasa nito at walang tigil na pinagpapaputukan noon si Alex. Si Oscar naman ay biglang nagtago sa likuran ng kanyang kapatid na si Alex dahil si Oscar ay walang kakayanan sa mga bagay na yon. Tanging si Alex lamang ang hindi tinatablan ng talim at bala. Naubos na lamang yung bala ng lalaki pero hindi niya napatumba si Alex. Ano? Sinasabi ko sa iyo eh. Kung katulad mo lang yung kapatid mo na isang ordinaryong tao, pwes huwag ka nang lumaban dahil masasawi ka lang. Wika ni Alex. Unti-unti siyang humahakbang papalapit sa lalaki. At yung mga tao naman sa paligid ay inaawat na si Alex at sinasabi na huwag na raw patulan yung lalaki dahil lasing lang daw yun. Teka lang! Wag! Wika ng lalaking namaril sa kanila. O ano? Siguro naman ngayon magtatanda ka na. Pasensya ka na. Hindi na po mauulit. Pag-alis ng magkapatid sa pwesto nila, pinagsisigawan ng lalaking lasing na yung magkapatid ay anak daw ng Diablo dahil hindi raw sila tao at hindi tinatablan ng bala. Yan ang akala mo! Magtanda ka na sa susunod! Sigaw ni Alex. Yan naman ang hirap sa mga taong yan eh. Akala nila kaya nila lahat ng tao. Ang hindi nila alam, may nabubuhay sa mundo na masigit pa sa kakayanan ng mga taong may hawak na baril o mga kahit anumang sandata. Paglabas nila sa bayan at papasok na sila sa kagubatan, nagulat sila dahil merong mga kabataang humarang sa kanila. May mga kanya-kanyang dala ng talim, bakal at baril. Anong kailangan niyo sa amin? Ha? Kung galit kayo sa nangyari kanina pues, pakiusap. Ako nakikiusap para sa buhay niyong lahat. Huwag niyo nang tangkain. At bakit naman hindi namin tatangkain, ha? Yung tatay ko, pinatumba ng kapatid mo. Ha? Sa palagay mo, kung ikaw ang anak, papayag ka na lang bang gaganon-ganonin? Wika ng lalaki sa harapan. Ganun ba? Tatay mo pala yung lasing?
Oscar, tumabi ka nga muna kapatid ko at pagsasabihan ko lang to. Ikaw, kaya naman pala, mana ka sa tatay mo. Lasinggero na nga eh, naguhurumentado, nagwawala at gustong pumatay ng tao. Tapos ikaw, tutularan mo. Etong tandaan mo, oy lalaki. Matutulad ka lang din sa tatay mo at lahat kayo. Alam nyo, naawa ko sa inyo eh. Dahil magpahanggang sa ngayon, hindi nyo pa rin labis na naiintindihan ang nangyayari. At higit sa lahat, hindi nyo kilala ang pinagmulan ng taong nasa harapan nyo. Sige na, umalis na kayo. Medyo nasindak, Commander, yung mga kasama ng lalaki. Nagsigsilihis ang mga to. Tanging yung isang lalaking anak na lang ng lalaking pinatumba ni Alex ang naiwan. O ikaw, hindi ako makapaniwala na sa kabila ng nangyari at ng sinabi ko, nakatayo ka pa rin dyan, nagpapakamatay ka ba? Hindi pa rin naniwala yung lalaki, Commander, kaya't agad niyang sinugod noon si Alex habang hawak nito sa kaliwang kamay niya yung kanyang baril at sa kanan naman may hawak itong panabas. Kinalabit na ng lalaki yung gatilyo ng kanyang baril. Habang itong si Alex ay nakatayo lamang, si Oscar naman ay hindi nakialam. Katulad ng nangyari sa kanyang ama ay naubusan lamang ito ng bala at nang itapon niya yung kanyang baril, hinataw naman niya si Alex ng kanyang panabas. Sinarangga ni Alex ng kanyang kaliwang baraso yung panabas. Mismong talimpa ang tumama sa kanya pero niwala man lang agos ng dugo ang lumabas sa kanyang baraso. Hindi ka tao! Hindi ka tao! Wika ng lalaki. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, masasawi ka lang kagaya ng ama mo. Akin na yung panabas mo! Nang sigawan siya ni Alex ng ganon, kasabay nito yung paghataw ng panabas pero hindi naman siya tinamaan. Nagtatakbo yung lalaki kasama ng kanyang tropang takot na takot. Kasabay naman ito yung malakas na paghagalpak ng tawa ni Oscar. Takbo! Takbo mga daga! Oscar, tama na itawa. Tara na. At tanghali ni. Malamang si Ramon nagrireklamo na naman yung kay Lolo. Oo, sige. Tara na. Pagpasok nila sa loob ng kagubatan, meron silang nadaanan na isang maliit na paligi. Napansin nilang tila ba lumalakas yung tubig. Kaya't sinabi noon ni Alex kay Oscar, nabilisan nila baka abutan pa sila sa paglalim ng tubig. Pagbaba nila sa paligi, biglang rumagasa ang tubig. Heto naman ang pagkakataon noon ni Oscar upang gamitin ang kanyang abilidad. Madali niyang hinawakan ang kanyang kapatid na si Alex. Sabay bigla silang tumagos sa mga bagay na kanilang daraanan at napakabilis ng pagkilos ni Oscar. Ilang sandali lamang ay narating na nila yung kabila. Oscar! Ikaw ba yun? Bilis mo ah! Gulat na wika ni Alex. Ako yun kapatid ko. Sa wakas ay nagamit ko na rin ang aking abilidad. O siya, tara na. Eh ayun naman pala Oscar eh. Dapat pala kanina mo pa ginagamit yan. Tara, nang di na natin nililihisan yung mga makakapal na puno na yan, eh tagusan na lang natin. Tara na, at nagugutom na ako eh. Wika ni Alex. Madali naman itong sinunod ng nakababata niyang kapatid na si Oscar. Kaya't ilang sandali lamang ay nakarating na sila sa tahanan ng kanilang Lolo Godeng. Ang tagal niyo namang dalawa? Kanina pa ako nagugutom ah. Napakareklamo mo talaga, Ramon. Ramon, tapos na ba 'yung pinagagawa ko sa iyo, Apo? Tapos na po, Lolo. Magaling. Oo, siya sige. Total, nagugutom ka na. Ikaw ang magluto niyan, ha? At meron akong iuutos sa dalawa mong kapatid. Teka lang, Lo. Kararating lang namin, mag-uutos na naman kayo. Mamaya naman, napapagod na si Oscar katatakbo eh. Katatagos dun sa mga malalaking puno. Kung ganun, Oscar, nagamit mo pala ang iyong kakayanan. Eh, Lolo,
Hindi lang naman po kakayanan ko ang nagamit kanina. Maging ang kakayanan ni Alex. Eh isipin mo ha, dalawang magkapatid na naghuhurumentado ang sumubok sa kanyang barilin siya tagain. Ayun, natulog. At yung isa, nagmakaawa. At hindi lang yung lolo. Maging yung ama ng lalaking pinatulog ni Alex, eh, sinubukan siya. Kinabas nga yung kanyang baraso eh, pero di naman tumalab. Eh, nagbabaril din si Alex, pero yung bala, tumalbog lang. Eh, anong ginagawa mo ng oras na yon, Oscar? Ako? Eh, di ayun. Nagtagaway kung tamaan ako ng bala, lo. Sabagay, may punto ka nga naman. Bilihisan mo ang bala at talim, ha, Oscar? Dahil hindi yon ang akma sa iyong pagkatao. Opo, lolo. Masusunod po palagi. Aalagaan ko ang aking sarili dahil alam kong marami pa tayong haharapin na laban. Tama. Magaling. Binabati ko kayong dalawa. Lo, paano naman po ako? Bakit parang hindi niyo ako binate? Ikaw talaga, Ramon. Ayaw mo talagang magpatalo? Hindi naman po sa ganon. Lumipas ang buong maghapon, marami silang napitas na mga gulay na pananim ng ermitanyo. Dahil nung araw na yon ay merong dumating na mga tao at nanghihingi ng gulay na makakain. Nang dahil sa tinaguri ang Good Samaritan ang ermitanyo, sino mang humingi sa kanya ay pinamamahagian niya ng kanyang mga pananim na maaaring makain. Pagsapit ng gabi, bandang alas 9, natutulog na sila pero ang ermitanyo ay hindi mapalagay. Babangon, hihiga, iinom ng tubig, uupo at sisilip sa labas. Yon ang ginagawa ng ermitanyo na siya namang ikinagulat ng tatlo niyang apo. Lo, may problema ho ba? Bakit di kayo mapalagay? Wika ni Alex. Siya nga naman ho, lolo. May problema ho ba? Wika naman ni Ramon. Alam nyo, parang meron akong kakaibang nararamdaman. Kung hindi ako nagkakamali, lo, parehas tayo ng nararamdaman. Wika naman ni Oscar. Oscar po, hindi ako mapalagay kasi. Kasi lolo, kanina pa siya nariyan, di ba? Siya ba yung tinutukoy mong si Brembo? Siya nga. Nagulat noon si Ramon at si Alex sa sinabi ng kapatid nilang si Oscar. Dahil alam nila na kapag nababanggit ng kanyang lolo yung pangalan na Brembo, ito ay labis na napakadelikado. Lo, ano pong gagawin natin? Hindi na noon kumibo ang ermitanyo sa tanong ni Alex. Maya-maya pa ay nakaramdam na sila ng napakalakas na hangin. Ang pinagtatakahan ng tatlong binata, eh wala namang makapal na ulap saka napakaganda ng buwan. Kaya't saan mang gagaling yung napakalakas na hangin na tila ba ipo-ipo na nagmumula sa harapan ng kanilang tahanan? Kasabay pa nito yung pagkulog at pagkidlat. At hindi lang yun, sumabay din yung pagbagsak ng napakalakas na ulan. Napasilip ang magkakapatid sa itaas. Wala namang kaulap-ulap, maliwanag pa nga noon ang buwan. Ngayon mga apo, makikita nyo si Brembo, ang taong siyang aking nakalaban na tinuturing niya ang kanyang sariling walang kamatayan. Wika nung ermitanyo. Pakiramdam noon ng tatlong magkakapatid ay tatangayin na ng napakalakas na hangin ang kanilang kubo. Kaya't yung bawat sulok ng bahay ng kanilang lolo ay kanilang pinostihan upang alalayan. Pero sinabi ng ermitanyo na tigilan nila ang kanilang ginagawa. Dahil ang nangyayari ay hindi totoo. Isa lamang itong ilusyon na likha ng kalaban niyang si Brembo. Tigilan nyo na yan. Madali kayo. Dito kayo sa bintana at tignan nyo ang susunod na mangyayari. May itinuturo noon ang ermitanyong si Godeng. Ang tinuturo niya, yung lalaking naglalakad mula sa malayo at nagliliyab ang katawan. Lo, yun na ba si Brembo? Tanong ni Oscar. Siya na nga yan. At hindi lang siya nag-iisa.
sa pagkakataon na ito, mga apo, meron siyang mga kasama. At natitiyak ko, isa rito yung mangbabarang na nakalaban yung dalawa, Oscar, Alex. Lo, ngayon ko pa lamang makikita yung sinasabi niyong Brembo, pero kakaiba yung takot na nararamdaman ko. Anong klaseng tao yan? Tanong ni Alex. Lo? Siguro po eh, dapat na ako munang matulog. Ramon, huwag mong pagaganahin ang kahinaan ng iyong loob. Dahil alam ni Brembo kapag mahina ang loob ng kanyang makakalaban o ng kanyang kaharap, meron kang kakayanan na mawala. Yan ang gamitin mo. Natigil ang kanilang usapan nang magsalita na yung tinatawag niyang si Brembo. Tapos na ba ang patukaan? Kamusta ka na, Godeng? Balita ko, yung tatlong apo mo hinahasa mo na rin sa labanan. Hanga din naman ako sa'yo. Hindi ko lubos akalain na wala ka palang puso. Pati ang tatlo mong apo, idadamay mo pa sa kamatayan mo. Wala namang problema. Yun nga ang gusto ko, Godeng. Brembo, huwag mo sabihin wala akong puso. Ang totoo niyan, kaya ko hinahasa ang tatlo kong apo upang sila ang tumapos sa kasamaan mo. Oo, sabihin na natin ang katawan mo ay tinuturing mong walang kamatayan. Pero tinitiyak ko sa'yo na ang aking tatlong apo, pag nagsanib puwersa, sila ang papatay sa'yo. Kailan pa, Godeng? Kailan pa? Mamamatay ka muna bago mangyari yon. Hindi nga ako nagkamali. Yung mangbabarang na sumugod dito nung nakaraan, kapanalig mo pala siya. Kaya pala, kaya niyang pasunurin sa kanyang kagustuhan ang halimaw. Hayan siya sa tabi mo. Bakit mo pa sinasabi? Ano bang plano mo? At naparito ka, ha, Brembo? Naparito ako dahil gusto ko lamang sabihin sa'yo na yung balangay na nakakasakop dito sa lugar mo ay uubusin ko ang mga tao. Nang sabihin yun ni Brembo, nag-init ang ulo ng ermitanyo. Kasabay nito yung pagbabanta ng ermitanyo na subukan mo. Matapos ng palitan ng salita, ay bigla na lamang nawala sa harapan nila si Brembo, pati ang mga kasama nito. Pag alis nila, si Oscar noon ay nakaramdam ng init sa katawan at bigla na lamang itong naglulupasay. Si Oscar! Bate nyo, madali kayo! Kagaya ng prosesong ginawa noon ng ermitanyo sa pasyente niyang matanda, pinaliguan ng tubig mainit o hindi naman masyadong mainit, sabihin na nating maligamgam na merong kasamang dahon ng banaba at hinaluan ng lupa. Pagkatapos noon ay nawala na yung mainit na lagnat ni Oscar. Lo, nawalan ako ng malay. Sa pagkawala ng malay ko, nakita ko, Lolo, yung tinatawag niyong Brembo. Nakita ko nang malapitan yung kanyang muka. Nakakatakot siya, Lo. Anong klaseng tao yun? Oscar, makinig ka sa akin. Magmula ngayon, magpakatatag ka. Ikaw ang siyang inuna ni Brembo. Dahil sa palagay niya, ikaw ang pinakatakot dito at hindi si Ramon. Lo, hindi naman po ako takot. Kagaya niyan, hindi nga ako nakaramdam ng takot kanina eh. Diba, Kuya Alex? Oo, Ramon. Siguro, talagang si Oscar lang yung nakaramdam ng takot. Kaya siya yung tinablan ng ano nang tawag doon, Lo. Nagpakawala ito ng usal. Tinamaan si Oscar at hindi ko yun naramdaman, mga apo. Magmula ngayon, maging handa kayo sa mga susunod na mangyayari
at yung sinasabi ni Brembo na uubusin niya lahat ng tao sa nakakasakop dito sa ating balangay. Natitiyak kong totohanin niya yun at kailangan nating paghandaan yun. Walang aasahan ang ibang mga tao rito kung hindi tayo. Tanging ang mga tao roon ay hindi nila alam ang nangyayari. Pero tayong nakakaalam, tayo ang kikilos at pipigilan natin yon. Nagkakaintindihan ba tayo, mga apo? Oh, lolo. Pasensya na po kung nagpakita ako ng kahinaan kanina. Ayos lang yun, Oscar. Sige po, lolo. Magiging handa rin po ako at gagawin ko ang lahat. Ako rin po, lolo. Gagawin ko din po ang lahat. Magaling, mga apo ko. Dilinawin ko lamang yung sinasabi kanina ni Brembo na pinapahamak ko kayo. Ang totoo niyan, mga apo, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ni Brembo. Dahil magaling itong maglinlang, mabulaklak ang salita ng demonyong yon. At kung maniniwala kayo sa kanila, natitiyak kong babaligtad kayo at ako na ang kakalabanin nyo. Lolo, hindi po mangyayari yun. Kahit anong bulaklak ng salita na lumalabas sa kanya, eh kahit anong paglilinlang niya, hindi kami maniniwala doon. Siya nga naman, Hulo. Hindi kami maniniwala doon. Lolo namin kayo eh. Saka sa pagkakaalam namin. Kaya nyo kami binigyan ng sarili naming kakayanan upang proteksyonan ang aming mga sarili. At hindi lang sarili namin, pati ang mga taong umaasa sa amin nang hindi nila nalalaman. Hindi ba, Alex? Tama ka doon, Oscar. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Hangang-hanga ako sa taas ng utak niyong magkakapatid. O siya, sige. Ipagpatuloy na natin ang ating pagtulog at bukas ng madaling araw. Mauna akong pupunta sa taas ng bayan at sisilipin ko kung ano na bang naging sitwasyon. Sige ho, lolo. Pagsapit ng madaling araw, ang ermitanyong si Godeng ay nagtungo na sa itaas ng bayan at kanyang nakita na yung mangbabarang na merong alagang halimaw ay nakatayo roon. Pinagmamasdan nito ang bayan habang ito ay humahalakhak. Nandito ka na pala, ermitanyo. Nandito na nga ako, mangbabarang. Anong ginawa mo? Katulad ng sinabi ng aking Panginoon, ang bayan na ito ay sisirain namin at papatayin namin lahat ng tao rito. Tigilan mo yan, mangbabarang. Kahit ano pang sabihin mo, Godeng, huli ka na. Naipakalat ko na ang aking alipores. Napakasama mo. Napakasama mo. Hindi ko lubos akalain na yung malakas na mangbabarang na katulad mo ay magiging alipin lamang ni Brembo. Ano ka mo? Alipin? Siya palagay mo, papayag ako magpaalipin sa kanya? Kahit anong sabihin mo, mangbabarang, yun na rin at yun ang tawag sa'yo. Dahil sumusunod ka sa kagustuhan ni Brembo. Sige, yan ang pagkakaalam mo. Bahala ka, pero siya ngayon, isipin mo muna kung paano mo isasalba ang buhay ng mga tao sa balangay na ito. Biglang sumakay ang nasabing mangbabarang sa kanyang halimaw na alaga at bigla itong nawala sa harapan ng ermitanyo, kaya't yung ermitanyo ay madaling bumaba sa barangay o sa balangay. Nakita niyang napakaraming mga nagkalat na magkakaibang insekto sa lansangan ng barangay. Nakita din niyang pinapasok na ng mga insekto yung kada bahay at nakakarinig siya ng magkakaibang sigaw ng bawat pamilya ng bahay na kanyang pinupuntahan. Hindi na malaman noon ng ermitanyo kung saan ba siya magtutungo. Hindi niya alam kung anong lunas ang pupwede niyang gamitin upang mapalayas ang nagkalat na iba't ibang insekto na sumasalakay sa balangay. Nako! Guys, part 2 po ito, part 2. Okay? Ang ganda nito, grabe. Napakaganda. At tignan po natin, baka sakaling kayanin pa, makapag-upload pa tayo ng part 3
Kagaya po ng sinabi ng ating sender na si Wilbert Perez, talagang napakaganda nito. Sana tutukan nyo rin po ang kwento na to, ano? So paano? Salamat po, mag-iingat po kayo lagi.